Kapitolyo, Kapitolyo! Biyahing Kapitolyo, Kapitolyo! Biyahing Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyahing Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyahing Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyahing Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment and property. Tara na, sakay na at samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo, Kapitolyo! Kasama ang inyong mga kapasada ngayong araw ng Huwebes. Edwin Ed Sabarte, Grace Briones. Kapitolyo, Kapitolyo! Broadcasting live mula sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Ito ang inyong biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, Kapitolyo! Kapitolyo, Kapitolyo! Parang naging Edwin Sabarte yata at saka, ha? Parang ang na-play yata ay pang-Webes, ha? Good morning, oras sa buong kapuluan. Ganap na pong alas 9.33 sa good morning, Calabarzon. Magandang, 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 magandang umaga, Batangas. Magandang umaga, mga kabiyahe. Maayong buntag kaninyong tanan. Mm-hmm. Naimbag nga, bigat, kadaya kayo, amin. Magandang umaga, Miss Jen. Parang June, ako yung wala nung Sabado't Linggo. At ako may pinuntahan, pero yung mga salitang yan, saan mo naman ako? So, narinig mo yan. May marami tayo mga Batanggenyo ngayon, na mga Ilocano, Kapampangan. So, ayun, binati ko sila ng magandang umaga. Ayan, good morning June at good morning mga kalalawigan. Araw nga po ng Martes, asais na po sa buwan ng Feb-ibig. June, may Feb-ibig parang iba ang mata mo kapag ganito mga buwan. Kasi pagkatabi kita, alam mo kung may Feb-ibig ka, syempre nasa Banoy. Mm-hmm. At yan, isang araw na naman ang pagpasada at pagbibigay ng mga impormasyon. Kaya muli po nyo kaming samahan sa isang oras sa paghahatid ng mga balita, impormasyon at talakayan. Sabayan pa rin po tayong napapakinggan at tutunghayan sa Himpilang Ewan 91.9 FM sa ating mga kabiyahing mga nakasubaybay po sa ating mga radyo. Magandang magandang umaga at ingat po sa pagmamaneho. Ang alam ko, sumalubong sa inyo ang taas presyo ng ating mga produktong petrolyo. Mamaya pasadahan natin, Miss Jen. Sa ngalan po ng ating walang pagod naman ng lalawigan ng Batangas, ang ating pong Governor Dodo Mandanas, kami po ang inyong biyahing in tandem. Muli, ito po si June Magnaye. At sa ngalan po ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po muli si Jenny Asilo Aguilera. At mga kaibigan, ito po ang programa ng bawat Batanggenyo. Siyempre, ito yung official radio program ng ating pamahalang panglalawigan ng Batangas. Halina po at sakay sumakay sa ating Biyaheng Kapitolyo. Muli sa pagsisimula po ng ating pagtatanghal, tayo po'y muling magpasalamat sa ating Ama sa panibagong araw po na muli niyang ipinahiram sa atin, muli niyang ipinagkaloob. Sa patuloy po ng pag-agos ng kanyang mga biyaya, muli po natin siyang pasalamatan. Tunghayan po natin ang isa na namang edisyon ng Gabay at Patnubay. Muli pong ihatid sa atin ating prayer warrior, si Froilan Salcedo Jr. Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may mapagkumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming mga gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa at pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kaming magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming mga buhay
at gamitin ng mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming mga kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat aming Ama. Alas 9:37, magandang umaga muli. At sa lahat ho na nakatutok, nakasubaybay sa ating himpilan, kami ho, o tayo, ay may kaunting pakulo. So, abangan ho ninyo mamaya, i-announce ng ating Vice-Gob. At yan ay parang parang excited ako doon dyan. Pwede ba tayong sumali doon? Oo, sabi ni Vince. Sabi, ang problema niyan, ako ay ano, naiwanan ko ang aking isang cellphone, kaya hindi ako makakomment. So, kasi para makasali ka sa munting pakulo ng ating acting acting vice governor ay acting governor ay magko-comment dito. So hindi ako makakapag-comment, naka-live ako rito eh. So good morning at unahin ko na Miss Jen, magandang umaga sa ating Governor Remilando Mandanas na sa isinagawang independent at non-commissioned survey ng Hypothesis Philippines noong nakaraang buwan, Enero 1 hanggang 13 muli hong nanguna ang ating governor bilang top performing governor sa Calabarzon Region. Nasa ang palakpak ko dyan, si Batangas Governor Remilando Mandanas na boy, nakakuha ho ng 96.4%. Kung saan pumangalawa naman si Governor Nina Inares ng lalawigan ho ng Rizal na nakakuha ng 95.9%. Parang radyo totoo ito. Sinundan ni Governor Angelina Tan ng lalawigan ng Quezon na nakakuha ng 93.2% na job performance rating. Ito hong survey na ito na pinangunahan nga po ng ating governor ay bahagi po ng pulso ng bayan na mayroong 10,000 respondents na pawang mga rehistradong botante na nasa edad 18 hanggang 70 anyos na nakatira ho sa dito sa Calabarzon Region. Yan yun, hindi ito pinangunahan. Nanguna si Governor Mandanas. Nanguna. Baka akala siya ang nagpa-survey nito. Nanguna. Ang pulso ng Bayan 2024 ay refleksyon ng boses ng mga Pilipino na nagbibigay ng magandang pananaw at daan para sa pagtugon ng pamamahala at nanaayon sa mga nangangailangan at adhikain ng mga tao. Sa ngalan po ng pamahalaang panglalawigan ng Batangas, 10 ng ating mga kasamahan dito sa Biyaheng Kapitolyo, kami po ay sumasaludo at bumabati. Congratulations po, una kay Governor Remilando Mandanas, pangalawa sa pinagkakapitagan nating mga mayor dito sa probinsya. Oo. Para sa inyong mga pagkilalang natamo. Nakita ko din yung aming mayor ng Bawan, kasama din. Oo, kasama naman sa top 10. Yes, oo. So, sa ating Governor Mandanas, ang tunay naman, kita nyo naman kung gaano ka hardworking. Wala hong pahinga. Ang ating walang araw ng Sabado, walang araw ng Linggo, walang holiday. Oh, at buti so, na nga lang si Governor ay nasa pagpupulong sa China kasama sa delegation ni President PBBM. Tayo ay sinamantala natin ng Sabado at Linggo. Kasi kung nandito siya, trabaho ulit tayo kahit Sabado at Linggo. Oh, malamang yun, malamang. So muli, congrats po sa ating Governor Dodo Mandanas. So good morning sa ating Provincial Administrator, Sir Willie Racelis. Magandang umaga po sa inyo. Sa ating pong Chief of Staff at Provincial Information Officer, Mama Belle Bihasa, magandang umaga po. At good morning din po sa ating good vice na ngayon ay acting governor. Sa lahat din ng mga iginagalang na board member, magandang umaga po. So good morning din sa mga kasamahan natin sa Provincial Information Office. At sa lahat po ng mga kawani ng ating pamahalaang panlalawigan, magandang morning. At syempre, nabati na nating lahat. Pabati natin naman ang ating kasamahan dito sa Tuesday Patroller. Good morning, Vincent. May babatiin ka pa? Yan, good morning po Ma'am Jen and Sir June. At magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating live stream ngayon via Facebook Live. Diyan po sa ating Batangas PIO. At una po ay pagbati muna ng happy birthday sa isa sa ating director dito sa Biyahe Kapitolyo, kay Direk Christian Andal. Yan. Maging kay Kuya Paul Celis, happy birthday po sa inyo. Yan. Pagbati ng good morning kay Mon Carag, kay Julius De La Cruz, kay Tita Nitzlapa, magandang umaga po. Kasama rin po natin si Joshua Sayaman, ang Atelina Lincuz Evora. Kasama natin si Casil Cacantos, good morning sa'yo. Kay Julindo Naguda, good morning daw po.
Kay Rafael Castillo, yan, good morning sa'yo. Kay Kita Shirley Balmes, good morning daw po. Kay Kita Neneth Ona. Siyempre, kasama rin po natin ngayon ang ati Cheryl May Makuha Halili, kay Arnold Tabares Jr., kay Sir Jonathan Mendoza Makaraig, yan, kay RJ Gabriel, at kay, yan, kay Mark Piyo. Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, Jun, parang may mga nakikita ako, Jun, Jun. Nalilito ako. Ang dami, oh, nalilito ako. Ang dami, sa halip na dati, oh, nagpapabati lang. Tayo ang binabati. Ay, ano, Jun, iyong ipaliwanag yan, maya-maya. Oh, dati tayo lang ang binabati. Good morning po. Parang iba yung ating nakikita. Ang dami, ang dami. Sana mag-share din kayo. Oy, bumati ka ng happy birthday sa ating si Christian Andal. Siya na rin bahala sa tanghalian natin mamaya. Si Paul Celis din. Oh, si Paul. Pero dahil nandito ang aking inaanak na si Christian Andal. Oo, oh, i-send mo nga ang Gcash mo. At at least na-send mo ang Gcash mo. Ay, birthday din ni Ma'am Joy Montalvo yata nung isang araw. Oh, o kamakalwa yata. Happy birthday po Ma'am Joy. Ang ating dating PSWDO. Inaanak pala natin pareho itong may birthday celebrant. Oo. Oh. Anong mangyayari ngayon? Magpapag-Gcash ka ba dyan sa kanya? Oo, oh, mayroon pa yata laman ng aking ano. So, isend mo lang sa akin ang number mo. At pag may binigay sa akin si Miss Jen, padadalhan kita. Ano? So, good morning po sa taga-lungsod ng Lipa. Ang aga ng aking mudra kanina, nabati sa akin. So, good morning. So, para ibigay yung ilang mga activities, Miss Jen, dire-diretso na tayo. Pinangunahan po ng Batangas Provincial Information Office ng ating tanggapan. Yes. Yun hong isinagawang lingguhang pagpupugay sa bandila ng Pilipinas ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Kahapon po, araw ho ng Lunes, dito po yan sa Regina Mandanas Memorial Dream Zone. At gusto ko sumingit, congratulations June, ang galing-galing mong manumpa kahapon. Ay, hindi mo mag-alam na ako. medyo malat ako sa kapapractice. Ang galing mong manumpa, kasama siyempre si Edwin Sabarta at saka si Vincent Altara. Hindi ko akalaing ako isusubo mo uli doon sa... Oo, ano? Tamo, nabawi mo bigla. Ako, diba? Hindi pa ako nakaka-get over doon sa... Ayan, congratulations din kay Arnold Tabares. Yan, siya samantala ho, binigyan pakilala naman ng ating pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan po ng sangguniang panlalawigan sa isa hong ipinasang resolusyon, ang University of Batangas o UB at Lyceum of the Philippines University Batangas sa pagkamit po ng National Best Job Placement Office Award at Hall of Fame Recognition sangayon po sa pagkakasunod sa National Public Employment Service Office o IPESO Congress na ginanap po kamakailan sa Leyte. Kinatawan po ang UB ng kanilang University President na si Lily Marlene Hernandez Bon, samantalang si Vice President for Institutional Affairs Paolo Laurel ang tumanggap ng pagkilala para sa LPU. Habang on official leave nga ang ating Governor Dodo Mandanas, tumayo po ang ating Governor, si Vice Governor Mark Leviste sa pagtitipon kung saan isang dragon dance ang naging tampok bilang pakikiisa sa paparating na Chinese New Year. Kahapon din po sa ginanap ng flag ceremony, abay inihayag po ni ating Governor Mark Leviste ang munting pakulo dito po sa ating biyaheng Kapitolyo ngayong buwan no, ng Feb-Ibig. Ito yung sinasabi ni Miss Jen na iba yung ating nakikita mga comment. Tunghayan po natin yung bahagi ng kanyang mensahe kahapon. For this Valentine's, mamimigay po ang inyong lingkod ng complimentary VVIP Valentine's concert tickets. Concert ni Ryan Gallagher, isang Amerikano na magperform dito, kasama at kasabay ni na Ginoong Martin Rivera at Binibini Aisa Sigera. Nagaganapin 2 Saturdays from now sa 17 ng Pebrero or February 17 at the Music Museum Concert Hall in San Juan City, Manila or Metro Manila. We will give away several of these tickets. Pero mananalo tatanggap ng 2 VVIP tickets amounting to 5,000 pesos each with a total amount of 10,000 pesos. Para naman may kasama na agad kayo. Hopefully, ang mananalo ay talagang gamitin ito. At kung ang mananalo naman ay taga rito sa Kapitolyo at hindi naman po kayo makakapunta sa Maynila, pamigay nyo.
dun sa gustong manood, and I will just be as happy as having you watch the concert yourselves. But wait, there's more. Para wala na kayong dahilan na hindi makapunta sa Maynila, at baka sabihin nyo, eh gusto ko naman ng Valentine's Day kasama ang aking jowa. Meron din po kaming ipararaffle na complimentary overnight stay sa Hotel 101 Fort Bonifacio o sa BGC. Itong voucher po na ito entitles the bearer for one night stay at Hotel 101 Fort. So, ang bahagi ng mechanics ng aming pa-contest ng PIO, the more entries, the more chances of winning. The more that you subscribe or watch, subaybayan ang ating palatuntunan na Biyaheng Kapitolyo araw-araw hanggang Feb 14, pwede po kayo manalo ng higit sa isang beses. Pwede po kayong manalo ng pair of concert tickets, ganun din isang complimentary stay sa Hotel 101. Kung kaya't subaybayan po ninyo ang Biyaheng Kapitolyo, as announced earlier, every Tuesdays to Fridays, 9:30 to 10:30 a.m. So bukas, ipapaalala po namin ulit sa inyo, ganun din sa ating mga ibang tagapakinig, ang mechanics ng ating pa-concert. Ang aming hinihiling lamang para maging official ang inyong entry ay gamitin ang mga official hashtags na hashtag VG Leviste, hashtag FebIbig with VG Leviste. Ang spelling ng FebIbig ay F-E-B as in shortcut ng February, at Ibig, I-B-I-G, FebIbig with VG Leviste, and hashtag love, love, love. So yun po ang ating pa-contest ngayong Valentine's Day na ito. Kaya naman po ako'y pulang-pula sa harapan ninyo. Pinili ko pong magsuot ng pula. Una, bilang simbolo ng ating Governor Dodo Mandanas to symbolize his leadership and presence. Kahit wala po siya dito, we know that the Governor is with us in spirit habang siya po ay nagtatrabaho din naman sa ibayong dagat o sa bansang China. Ganun din, sa darating na Biyernes at Sabado, gugunitain ang Chinese New Year, kaya tayo ay nakapula para tayo ay feeling lucky. At syempre, sa darating na Feb 14 ay Valentine's Day at kaarawan ng ating reyna. Love, love, love! Yan, June. Love, love! Love, love, love! So, June, pag nanalo ka, pag nanalo ako ng Concert, dalawang ticket ang ibibigay sa iyo. Oo. Para may kasama ka. Oo, para siyempre para may buwan ng pag-ibig. Ay, ako'y malungkot kapag kanakanta si Martin, tapos hindi ka pwedeng tatlo para dalawang kasama. Pwede din. Magkano ba ang ticket? 5,000. Baka na, baka naman sponsoran mo Miss Jenya. Ay, ang susunod naman ay may mananalo rin na bukod para sa stay sa Hotel 101. Oh, yan nga. So ngayong buwan ho ng pag-ibig, handog sa atin nga po na nag-iisang good vice ang ating Vice Governor Mark Leviste, mm-hmm, ang gabi ng musika at awitan sa pamamagitan ng isang raffle. Uh-huh. Sumali at manalo ng dalawang BBIP complimentary tickets sa Ryan Gallagher, yeah, the voice of Ryan, uh-huh, ngayong ang February 17 po yan, ha? February 17, alas 8 ng gabi sa Music Museum Performing Arts Theater diyan po sa San Juan Metro Manila. Starring Ice Segura, mm-hmm, si Lara Maige, mm-hmm, Maige yan, Maige, at si Martin Nivera. Sabi nga ni Vice Gov, but wait, there's more. Dahil mayroon ka rin pagkakataong manalo naman ng one night stay sa Hotel 101 Fort Taguig City, Metro Manila. Ayan, at parang sabi ng ating kasama dito ay mayroon pa rin mga consolation prizes. Mm. Ayan. Upang makasali, June, anong gagawin? Siguraduhin nakatutok sa Biyaheng Kapitolyo ngayong araw ng Martes hanggang Biyernes po sa ganap na 9:30 ng umaga hanggang 10:30. Mag-like at i-share ang Biyaheng Kapitolyo live stream at i-comment ang ating official hashtags. Ano ang hashtags nito?
Hashtag Vigileviste, hashtag love, 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 at hashtag pag-ibig with Vigileviste. So, teka. Liwanagin natin ito. Magkakasama yan sa isang NT. Liwanagin natin ito. Ito bang nanonood sa atin ngayon? Mm-hmm. Siyempre, nag-like na ba sila sa ating Biyaheng Kapitolyo live stream? At? Nag-comment na ba kayo ng official hashtag na sinasabi nyo, yung hashtag Vigileviste, hashtag love, 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 yes, at hashtag Feb Ibig with BG Leviste. At June. At eto, na-share ba ninyo? Yes. Ha? Kailangan ba i-share? I-share nyo, oo. May i-share ba kayo? Baka kasi mamaya ho, ito tatapat ang kanila. Mag-comment lang kayo, tatapat itong raffle draw. Mm-hmm. Kina Millicent at saka kayo. Hindi, sa 14 eh. Kina Sir Vincent. Sir Vincent din. Oo, at kay Arnold. Yes. Oo, ang February 14, diyan ang raffle draw. So, okay. Pagka kayo ang nanalo, tapos pag tinignan ho sa inyong tawag dito? Account. Sa inyong account. Hindi kayo nakashare. Nanalo nga kayo. Meron nga kayong comment na hashtag BGLeviste. Nag-like nga kayo. Pero hindi ho nyo na-share. Aba, di bobola uli si Barbie? Yes, oo, tama ano, yun. Bobola uli si Arnold? Yes. Kasi hindi ho nyo i-share. Dapat i-share ninyo. Yan po ay nakikita. Marami tayong mga kasamahan dito ng technical at mga staff po na nagre-record. Kung ito po ay na-like ninyo, na-share, bukod po doon sa inyong hashtag na comment. So, para maliwanag, Arnold, siguro mas maganda kasi araw-araw nating ililista na agad kung sino nag-qualify sa araw na ito. I-check na rin agad nila. I-check na agad ninyo kung nag-like kung at nag-share. Kung halimbawa, si Binson ay nag-comment na. Ito, si Kevin, nag-comment na. So, titingnan natin ang account niya kung nag-share. Okay. Yan. So, marami na nag-share siya. Salamat sa inyo. Uh-oh. So, qualified na sila kung i-share nila at meron silang comment. At para mas malaki ang tsansa ng pagpapanalo, pwede uli bukas. So, ibig sabihin, kung kayo ay nag-qualify ngayon, di meron na kayo isang entry. Kung bukas manunood uli kayo, i-share nyo uli, mag-comment uli kayo ng mga hashtags na yan, di dalawa na ang inyong entry. At mas marami ang inyong entries kung aabot pa ho kayo hanggang February 14 na nakasubaybay. Yan, patingin nga ng nasa taas na yan. Parang hindi ko makita. Siyempre, dapat daw ay nakafollow. Isa pa, June, nakafollow sa official Facebook page ng Pamahalang Panlalawigan ng Batangas. Ito yung Batangas PIO. Yan, ito po kung saan naandun ang ating biyaheng Kapitolyo. Dapat po ay naka-like kayo. Yun, kasi pag naka-like, follower ka na nun. So, lahat ng announcement natin, makukuha po ninyo. Yan, Jun, may pang, ayan. So, yun, ilang paalala lamang. Lahat po na pagkakataong, lahat ay may pagkakataong maka-entry nga ng kanilang hashtag comments bawat araw. Tanging ang mga komento lamang na may timestamp mula 9:30 hanggang 10:30 lamang ang valid na mapasama ho sa official roster. Sa oras lang, Jun, ng ating radio. Kasi ho, baka mamaya, Baka mamaya nabasa ho ninyo yung share ni Binson saka kayo hapon, saka kayo magko-comment, hindi na yung kasama. Mamaya hong pagtatapos ng ating programa ng 10:30. Tapos na po. At hintayin na lang kung gusto niyo sumali. Hintayin niyo ho ulit ang bukas para ho kayo ay makasali. Manood ulit kayo. Oo. So, bubunutin ho ang maswerte mananalo sa darating nga pong February 14 sa ganap pong alas 9:30 hanggang alas 10. Imagine ng umaga. Yeah, excited tayo dito. At saka gusto ko muling ulitin, Jun, na bukod dito sa ating free concert ticket at saka ang ating stay dito sa hotel, ay merong mga consolation prizes pa rin na nakahanda para sa atin. Oo, nag-iisip nga ako kung anong aking mai-share eh. Oo, parang marami pa. Pwede tayo mag-share, Jun. Oo, so abangan ho ninyo yan. Ano ho? At kung ibig sabihin, kung may nag-qualify na ba tayo noong Arnold? May nag-qualify na ba tayo noong Friday? Nung nakaraang Friday? May nag-qualify na tayo? Noong Friday? May kasali na tayo? Kasali na ba yung Friday? So, start na ba? O ngayon ang unang-una? O ngayon pa lang? Comments pa lang. So, wala. Ngayon. So, kung ngayon, Tuesday, bukas, Wednesday, Thursday, Friday, tapos Tuesday uli. So, may pitong, kung kayo ay susubaybay hanggang sa darating na Tuesday, meron kayong pitong entries. So may pito ho kayo pagkakataon. At may pagkakataon din ho kayo
na kayo na ang mananalo dahil pitong entries nyo, kayo ang mananalo ng tickets ng kay Martin, pwede pa rin kayo rin ang manalo ng one night stay sa pwede Hotel yun, 101. Pwede yun, pwede yun. Pwede yun. So, pwede yun. So, pagka talagang sinuswerte, si Jun Magnayo yan. Ah, Jun, pwede pala tayo magdagdag. Parang gusto ko magdagdag na free movie naman, movie ticket. Yan, bibili ako kung ano yung... Turuan mo ako, Vincent, ha, kung anong movie ang dapat nating ibigay sa mga umiibig. Yan. So, yung mga nagko-comment sa atin, kailangan kumpleto yung tatlo. Yes, so, yes. Hindi po pwedeng katulad dito. May nabasa ako ay kulang. Ayan. So, kailangan yung tatlong hashtag... Hashtag BG Leviste, hashtag love, hashtag pebibig with, ano nga ba yun? With BG Leviste? Ayan, si Mary Ann Mendoza Ornales, pakiulit po ng ating comments. At saka si Ernest Katoy Laksamana. Yan, parang iba po yung inyo, iisa lang po. Pakiulit lang po. Oh, so makikita nyo naman dito sa ating sa ating mga nagko-comment dito, kung alin ang tama. Ano. Itaas mo nga ng konti uli, yan, itong hashtags. Hashtag BG Leviste. Hashtag love. Hashtag webibig with BG Leviste. Ano po? Yan po yung ating hashtags na gagamitin. Ayan. So, alas 9.58, Miss Jen, para sa pagpapatuloy ng ating mga activities. Yan. At pagkatapos nga ng flag ceremony, agad na pinangunahan ni Acting Governor Mark Leviste ang isang executive meeting kasama mga department heads ng ating pamahalaang panglalawigan na ginanap sa holding area nitong Regina Armandanas Memorial Dream Zone. Isinagawa naman kahapon nga, February 2024, ang 6th regular session ng Sangguniang Panlalawigan ng Batangas. So, nakaabot din diyan si Vice Governor, pero nag-preside ang alam ko dito ay si Claudette Ambida. Pinangunahan ni Acting Vice Governor Claudette Ambida ang bilang presiding officer ang naturang sesyon at sa kung saan nagkaroon ng ilang pag-aproba ng mga resolution at ordinansa mula sa iba't ibang komitiba. Samantala, dumating po sa Batangas Provincial Capital ang imahe po ng Our Lady of Lourdes Confraternity of Our Lady of Lourdes Affiliation noong pong nakaraang unang araw ho ng Pebrero, kung saan ito ho ay sinalubong ng mga deboto kasunod ng pag-aalay ho ng banal na rosaryo at inhatid sa pamamagitan ng isang posisyon patungo po sa Minor Basilica of the Immaculate Conception sa lungsod po ng Batangas. Ang pagbisita po ng banal na imahe ng Lourdes sa lalawigan ay bahagi po ng pagdiriwang ng 88th year celebration of Confraternity of Our Lady of Lourdes Batangas and 78th year of affiliation and the Archicofradia of Our Lady of Lourdes sa ating pong bansa. Yan, samantala naman po, nakiisa ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office sa pagdiriwang ng World Wetlands Day na sinasagawa tuwing ikadalawa ng buwan ng Pebrero bawat taon. Sa taong ito, ang naturang selebrasyon ay may temang Wetlands and Human Well-being na naglalayong mapataas ang pandaigdigang kamalayan ng mga mamamayan sa kahalagahan ng wetlands. Binibigyang din nito kung paano makakaugnay ang mga wetlands at buhay ng tao. Dahil habang kumukuha ng kabuhayan ang mga tao sa wetlands, kailangan ding maisalang-alang ang kapakanan at kalusugan ng wetlands sa buong mundo. Ang wetlands ay tinuturing na superhero ng klima sa pamamagitan ng mga mangroves o bakawan at seagrass sa mga baybayin. Pinoprotektahan ng mga ito ang mga baybayin mula sa mga storm surge at pagtaas ng level ng dagat. Ang PGNRO kasama ang mga opisyal at mamamayan ng Barangay Banolo, San Luis, Batangas at pamunuan ng mga kawani ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ay nagtanim ng 300 na mga punla ng bungalon sa baybayang dagat ng nasabing barangay na nagmula sa First Gen Corporation. Nagkaroon din ng paglilinis o pagtatanggal ng mga basura sa mga kalapit na bayan pang bakawan, bata pang bakawan at paligid nito upang maging tuloy-tuloy ang kanilang paglaki. Ang mga basurang naalis sa bakawan ay mga plastic gamit sa pamimili, lalagyan ng pagkain, bote, tsinelas, plastic cups, sako, tali, fishing net, damit at maging face mask.
Sa tagubili ni Governor Dodo Mandanas, tuloy-tuloy ang iba't ibang inisyatibo ng PGNRO upang mapanatili ang isang maayos, malinis at lunti ang kapaligiran sa buong lalawigan ng Batangas. Nakahinga ka naman. Oo, parang medyo mahaba-haba. Nakahinga naman, Binson. At thank you nga pala, Binson. Ano, ako'y ginugulat na si Binson. Hindi daw siya sumama sa pag-OB kay Froilan. Oo. Dahil gusto daw niya sumama talaga sa biyaheng Kapitolyo. Yes, oo. Yan din ang reason niya sa akin nung nag-chat. Oo, ayaw daw niya umabsent sa biyaheng Kapitolyo. Thank you, Binson, kahit alam kong charot. Magandang umaga nga pala kay JM Pangilinan. Kahapon natin, kasama ko siya, Miss Jen. Nagpaalam nga ako siya kahapon. Nagpunta kami dyan sa may pinamukan. So, good morning din kay Glesi Bihasa, kay Ma'am Agnes ng Office of the Provincial Agriculturist, at kay Sir Leandro Bobadilla. Oh, sa isang araw, ihatid ko sa inyo ang kwento ng aking pagdalaw diyan sapagkat nakakatawa, Miss Jen. Mm-hmm. Sa pamamagitan ng tulong ng ating pamahalaan panlalawigan sa mga magsasaka na katulad ni Sir Leandro Bobadilla, ba'y akalain mong tumama sa talong? Ano? Tumama sa talong. Tumama sa talong. Oo. Siya ay isang magsasaka na, isang magugulay. Uh-huh. Oo, na mayroong 2,500, ang tawag dito, square meter na taniman na nabiyaan ng ating Kapitolyo nitong vegetable production project. Umaabot sa halos 14 na metric tons ng talong ang ani na niya at hanggang ngayon nakakakuha pa rin siya. Abi, sabi niya kahapon ay sa aking panayam bukod sa nabayaran niya yung mga ilang mga pagkakautang, abi nakabili ng motor at saka ng tricycle galing dun sa kita ng kanyang gulayan. Good naman. At abot-abot yung kanyang pasasalamat sa ating pamahalaang panlalawigan sa Office of the Provincial Agriculturist at sa ating Governor Dodo Mandanas na may mga ganitong proyekto. So yung kwento niyan, dahil ang totoo niyan, Miss Jen, ilan yung gustong puntahan ni na JM kahapon na mga gulayang yan na natutuwa na nagkaroon nga ng ano. Aabutin kami ng hapot at medyo malayo na. So isa pa lang yung kwentong yon na napuntahan natin at naman daw na proyektong yan ay magpapatuloy. So congrats kay Sir Leandro Bobadilla at may pabaon pa sa aming kalabasa kahapon. Nasaan na yun? Nasa Banoy na. Ikaw, wala pa. Gusto mo ba? Hindi nga. Talong lang. Kita. Talong lang ako. Hindi, kalabasa lang eh. Bigla ko tuloy naalala ang aking mga marka noong napasok ko eh. Talaga. Dahil maliwanag ang iyong mata sa pagtingin sa iyong katabi. Naging kalabasa ako sa exam eh. So, alas 10:04. John, gusto ko lang batiin ang pinababati ang aking mga kamag-anak dyan sa Barangay Aplaya. Sali-sali na kayo dito sa ating pa-contest. At syempre, ngayon ay nanonood ang aking kamag-anak dyan naman sa lungsod ng Lipa, si Christopher Boyet Katigbak Asilo. Magandang umaga, tumatawag sa akin. Mamaya na kita balikan. Tinanong natin si acting governor, acting vice governor Mark Libiste, na kung pwede tayong sumali doon sa kanyang pakulo. Abay, pwede daw. Oo. So hanggat sinusunod natin yung mga alituntunin para makasali sa ating munting pakulo. Sa munting pakulo ni vice governor Mark Libiste, sabi nga niya sa kanyang mensahe, kung ayaw niyong manood, ipamigay niyo sa mga gustong manood. Ibenta niyo. Ibenta niyo. Malay mong halimbawa ay ang tumama ikaw sa Hotel 101. Hindi ko ibebenta. Kahit wala akong kade. Ayoko itang kadin. Basta yung mga mananalo at hindi interesado doon sa papremyo ay naandito lang po ako. So mamaya sa pagbabalik natin, si anong pangalan ni Gallagher? Ryan Gallagher, ano? Aha. So bibigyan tayo ng sampol ng awitin ni Binson, ni Ryan Gallagher. At nandiyan dyan naman si Kevin, yung sample naman ng kanta ni Martin Rivera. Ano? So wala akong maglilipat, magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Aray, ano ka namang lamok to? Anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak, lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat na lamok
na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy bleeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment and property. Tara na, sakay na at samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo, Kapitolyo! Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. Oras sa buong kapuluan, 8 minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. Ang buwan po ng Pebrero ay tinatawag nating buwan ng mga puso. At kung itong buwan pong ito ay buwan ng pagpapakita ng pagkalinga at pagmamahal sa ating pong mga sinisinta, iniirog, jowa, asawa at mga mahal sa buhay, narapat din po namang buong taon. Ingatan po at alagaan natin ang ating mga puso. Maraming mga nag-aalaga ng puso ni Jun. Oh? Ang kanyang anak, ang kanyang apo, di ba? So ngayong umaga po, ibabahagi natin ang mga sa ating mga taga-subaybay ang tamang alaga tips para sa malusog na puso. Yan. Ang heart disease ay dulot ng kondisyon na tinatawag na atherosclerosis na nagre-resulta sa pagpigil ng pagdaloy ng dugo sa puso. Dahil kabilang ito sa kategoryang cardiovascular, tinatawag din itong cardiovascular disease, at may iba't ibang klaseng cardiovascular disease kagaya ng atake sa puso o heart attack, irregular na pagtibok ng puso o heart palpitations, at pananakit ng dibdib o chest pain. Yun ang nararamdaman ko dito, irregular na pagtibok ng puso. Oo, dahil Paano? Nagpa-palpitate. Ah, okay. Uh-oh. Dahil? So, hindi ako katulad ni Vincent, sobra yan sa ano, sobra yan sa kape. Oo. Hindi dahil ng ating kape. Ayon sa DOH at yung Department of Health, ito daw pong heart disease o sakit sa puso ay isa daw po sa 10 pangunahing sanhi ng mga sakit sa Pilipinas kada taon. Kung mapapansin niyo ninyo, merong kabata-bata pa, ay bigla na lang walang kasinto, sintomas. Talagang pag sabi niya talagang oras na niya pero hindi ho. Talagang meron ho tayo niyan. Isa sa mga pangunahing pong sanhi ng heart disease ay unang-una diet, lifestyle. Kung kaya't importante na natutukan ito for prevention. Upang maiwasan ho ang pagkakaroon ng heart disease, lalong-lalo na ang atake sa puso o heart attack, mabuti po na kumonsulta sa isang doktor para masuri, mabigyan ng angkop na gamot o mabigyan ng payo tungkol sa heart disease prevention. Alam mo kung Miss Jen, kumisan, akala natin yung parang may biglang ano lang, may biglang nanikip lang ng konti ang dibdib. Akala mo ano, anong tawag dito? Pinagbabaliwala natin. Ano, so hindi natin pinapansin. Ang mga sumusunod po ay mga tips para mapanatiling malusog ang puso at maiwasan po yung cardiovascular disease kagaya po ng heart attack. Ayan, June, ito ay patamang-patama ito sa akin at saka kay Vincent.
Pagkakaroon ng sapat na oras sa pagtulog, kung ikaw ay natutokso na magpuyat upang manood ng TV o lumabas ng bahay, laging tandaan na ang pagkakaroon ng sapat na oras sa pagtulog ay nakatutulong sa overall health ng ating puso. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga young and middle-aged adults na nakatutulog ng 7 oras kada gabi ay nahanapan ng mas konting calcium sa arteries, isang maagang senyales ng heart disease, kumpara sa mga nakatutulog ng mas mababa sa 5 oras o mas higit sa 9 na oras. So, ibig sabihin pala, pag sobra ka sa tulog. Oo, pag sobra din sa tulog, bay, masama din ho yan. Okay, kala ko naman ay dapat damihan ng tulog. So, maliban po sa sapat na oras sa pagtulog, abay, importante din ho yung uri naman ng ating pagtulog. Ayon ho sa pag-aaral, ang mga taong nakatulog ng sapat at mahimbing ay mayroong healthier arteries kumpara ho sa mga nakakatulog ng sapat ngunit hindi daw ho mahimbing. Kung ikaw ay nahihirapang matulog, maaari hong kumonsulta sa doktor upang masuri at mabigyan ho ng payo kung ano ba yung mga dapat gawin para mapabuti ho yung ating pagtulog. Yan, at syempre, dapat din pong iwasan o itigil ang paninigarilyo. Maliban sa pagiging masama nito sa lungs o baga, nakakasama din po ito o ang smoking sa puso. Ang smoking ay isa sa mga pangunahing sanhi ng coronary heart disease. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagtigil sa paninigarilyo ay nakakabawas ng posibilidad ng pagkakaroon ng coronary heart disease. Maliban sa mga dahilang ito, may iba't iba pang nakakasamang epekto ang paninigarilyo kung kaya't importante itong iwasan o itigil. Sabi nga po dito, pagkakaroon ng active lifestyle. Ang pagkakaroon ng active lifestyle ay nakakatulong sa pagbawas o pag-maintain ng timbang. Importante ito dahil ang pagiging overweight ay nakakataas ng posibilidad ng pagkakaroon ng heart disease. Maliban dito, nakakatulong din po ito o ang pagiging active sa mga pagbawas ng stress at nakakaganda din ito ng overall mood ng isang tao. Simple lang para maging active o galingin lang na mag-ehersisyo pagkatapos ng trabaho o tuwing weekends. So nagagawa mo yan? Hindi po. Gawin mo yan, Vinson, ha? Iwasan ang stress. Yan, wala na akong stress ngayon. Noong una, meron. Mm. Ang stress ay isa sa mga nagiging dahilan ng pagkakaroon ng cardiovascular disease na kapag lumala ay pwede magdulot ng heart attack. Dahil ito sa pagtaas ng adrenaline ng ating katawan kapag na-stress tayo at maaari nating pagurin ang ating puso. Ang pag-ehersisyo ay isa sa mga paraan na matulungan ang ating katawan na makontrol ang stress. Yun ako, kulang ako doon. Pwede rin maghanap ng makakausap at ilabas ang lahat ng kanyang mga problema at hinaing June. Pwede mamaya, sasabihin ko sa iyo. Higit sa lahat, iwasan ang mga sitwasyon at ang mga taong nagdudulot sa inyo na sobrang galit at abala kaya kalimutan na yung mga galit, June, at asar at inis sa iyong mga kasamahan sa opisina. Baka meron kang kinakaasaran dyan. Makatutulong din ang deep breathing exercise at ang aktibidad na inyong na-enjoy. Kung saan kayo nag-enjoy ng mga activity, gawin ninyo yun. So nakakatuwa naman na although kulang ka naman sa ehersisyo, kumbaga nagkakaroon ka naman ng oras para mag-unwind. Sa dami nating mga iniisip, ang dami nating problema sa buhay, hindi lang naman ho kayo, maging kami din. Lahat naman tayo meron noon. So hindi dapat trabaho-trabaho yung sinasabi mo. Nagkakaroon ng pagkakataon na mag-unwind. Lalo at dumarating sa edad na katulad natin. dapat bawas-bawasan natin ho yung stress. May mga bagay ho tayong iniisip gawin o problemang gustong solusyonan na nadudulot ho sa atin ng stress. Kaya sa sobrang ahong pag-iisip, napipilitan tayong uminom ng alak, manigarilyo, at kumain diyan ho sa mga fast food. Ako yan. Bagamat panandalian tayong pinapakalma ng mga gawain ito, maaari naman ho tayong magdulot, maaari itong magdulot ng mga cardiovascular diseases, coronary artery disease, at heart block kapag ipinagpatuloy natin gawin ang mga ito. Ang puso natin ang dahilan ng maayos na pagdalay ho ng dugo sa ating katawan. Ito rin ho ang rason kung bakit ang oxygen at iba't ibang nutrients na kailangan natin ay nakakarating sa bawat parte ng ating katawan. Kaya kung tuwing tayo ay nasosobrahan ho sa stress sa ating ginagawa araw-araw, mas nahihirapang dumaloy ho ang dugo sa ating puso at sa ating katawan.
Maaring dahil ito sa sakit ng puso at mga posibleng komplikasyon kapag hindi ho napagtuunan ng pansin ang kalagayan na ito. At yan, kasama dito ang pagkain ng healthy food. Isa sa pinakamabisang paraan na para mapanatiling healthy ang heart at maiwasan ang heart disease ay ang pagkain ng healthy food, kung saan mayroong history ng heart disease sa isang pamilya, o mas lalong importante na kumain ng mga pagkain na katutulong upang mapanatiling healthy ang puso para maiwasan ang heart disease. Ang mga pagkain ito ay mabisa para sa heart disease prevention, ko lalo na kung may mga yung sinasabi nilang lahi. No, pag mga may lahi. Mm. Yan, at ilan po sa mga pagkain yan ay ang ating salmon o mas kilala sa salmon, dahil ito po ay mayaman sa omega-3 fatty acids na nakakatulong pagandahin ang metabolic markers for heart disease. Ikalawa po ay ang sardines, mayaman sa omega-3 sa anyo ng fish oil na nakakatulong sa pagpapadami ng good cholesterol. Ang good cholesterol na ito ay nakakatulong sa pagbawas ng chances ng sudden heart attack. Siguraduhin lamang po na fresh ito at hindi canned goods para makaiwas sa sobra-sobrang salt content. Ang ikatlo po ay ang liver or atay, mayaman sa healthy fat na nakakatulong sa overall health ng heart. Ikaapat po ay oatmeal, nakakatulong sa pagpapababa ng kolesterol. Siguraduhin lang na naiiwasan ang processed version nito upang makaiwas sa preservatives na nakikita sa processed oatmeals. Sunod po ay ang blueberry, mayaman sa resveratrol at flavonoid, mga antioxidant na nakakatulong sa pag-iwas sa coronary heart disease. Next po ang ating dark chocolate, yan. Ayon sa mga experts, ang dark chocolate na mayroong at least 70% cocoa ay mabuti para sa puso. Mayroon itong flavonols na nakakatulong i-relax ang arteries at sa pag-increase ng blood flow. Broccoli, gulay na low in cholesterol, high in fiber at mayaman sa mga antioxidants na nakakabuti sa puso. Sunod po ay cauliflower. Mayaman din po ito sa antioxidants, high in fiber at may roon din itong allicin, isang component ng garlic na nakakatulong bawasan ang risk of heart attack at bawasan ang cholesterol. Yan ito, mansanas or apples. Mayaman sa pectin na nagsasanga sa absorption ng cholesterol at fiber. Nagbabawas ng cholesterol sa katawan. Katulad ng kasabihan, an apple a day keeps the doctor away. Yan, tunay po yan. At syempre, hindi mamawala ang oranges. Mayaman sa flavonoid, hesperidin at vitamin C na nakakatulong sa health ng heart. Yan, Jun, makakatulong pala sa akin na iyong sardines. Oo, tsaka lalo dun sa mga may flakes, ano, di ba? Basta hindi canned goods, ma'am. Ay, nako, canned goods ang sinasabi ko. Mali pala ako. Alam mo, inlist ko yung ilan. Ano, fresh yung, dapat. So, mahalaga ho yun, yung mga binanggit na ano, para malagaan natin ating puso. Mm-hmm. Yung broccoli, cauliflower, apple na sinabi mo, apple, at orange. Hindi ko makakalimutan yung dark chocolate. Yan. Oo. Dark yun. Dapat po. Paborito natin yung dark chocolate. So, pwede pala kay Jun yun. Kahit to lang dark, basta chocolate. Ayan, kumonsulta sa inyong doktor. Siyempre, mahalaga ito. Higit sa lahat, siguraduhin nagpapakonsulta tayo sa doktor para makita kung ano ba ang progress ng ating kalusugan. Yun, di ba? Lagi ka nagme-maintenance ng pagpunta sa doktor. Pagpunta sa doktor natin, di ba? Natutulungan tayo ng doktor sa paggawa ng diet plan na pwede siyang magbigay ng tips sa mga kailangan nating kainin at kung ano ang pwede nating ihanda araw-araw. Pwede rin tayong mabigyan ng doktor ng exercise tips na kailangan natin gawin sa bawat araw, at importante ito sa mga taong hindi lang sakit sa puso ang nilalabanan, kundi sakit sa likod at rayuma. yan, importante pala yan sa atin. parang sa akin din ito. Importante pong alamin kung ano-ano yung mga gamot na iniinom natin at kung para saan ga mga ito. Mas mahalagang itanho ang generic name kaysa sa brand name upang malaman yung iba't ibang options. Huwag din yung basta-basta bibili ng alternative medicine ang hindi ho alam ng inyong mga doktor. Hindi ho biro ang pagkakaroon ng sakit sa puso, lalo na kapag hindi ho tayo gumagawa ng mga paraan para matulungan ang ating katawan. Dapat mayroon ho tamang pag-aalaga at tamang disiplina para hindi po lumala ang sakit sa puso. Mainam na sundin ang mga ito para ho maging malusog tayo at mas maging masaya. Alam mo ninyo, katulad na nabanggit ko, pagka medyo katulad tayo ni Kuya Roger. Mm-hmm. Yan, lagi masaya.
Ang sarap hong mabuhay, lalo at nakikita na natin yung ating mga, o nadaanan natin, yung mga, naisip na lang natin yung mga pinaghirapan natin nung una, dumaan tayo sa ganito, tapos, pero kapag hindi ho natin nilalagaan ang ating katawan, eh sayang naman ang ating mga pinagpaguran. Yan, June, kasama din ba daw niyan ang pagbabasa ng mahaba? Nakakatulong ba sa heart? Yan, sabi ni Christian Andal Gibinson. Ah, ganun? Kasama na daw yung pagbabasa ng mahaba. So, ito, pinili ko talagang ibahagi sa inyo ngayong araw na ito sapagkat sabi nga ng Panginoon, ingatan mo ang sarili mo at iingatan kita. Ang sarap na makasama ang pamilya, ang sarap na makita ang mga apo. Sarap kayang mabuhay sa mundo. So, alas 10:22, dumako na tayo sa ating mga pagbabalita. Mula sa bulwagang pambalita ng inyong biyaheng Kapitolyo, narito na po ang inyong maiinit at napapanahong mga pagbabalita. Inaasahang aabot sa 50 mga lalawigan ang makakaranas ho ng tagtuyot pagdating ho ng buwan ng Abril. Ito po ang inanunsyo ng Office of the Civil Defense sa gitna ng epekto ng El Niño phenomenon sa bansa. Ayon po kay OCD Undersecretary Ariel Nepomuceno, nabawasan ng 60% ng kadalasang pag-ulan sa mga lalawigan po ng Apayao, Ilocos Norte, Bataan, Kalinga, Cagayan, Palawan, Cavite at Zambales sa loob po ng 5 buwan. Kaugnay nito, nababahala rin si Undersecretary Nepomuceno sa pagbaba ng level ng tubig sa mga dam. At kahapon nga, galing tayo din sa mga gulayan, at talagang kita ko, Miss Jen, ngayon pa lang kasi nung mga nakaraan, ramdam na talaga yan. Ayan, at sa ibang balita, isinusulong naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit ng solar power irrigation sa mga sakahan. Ito'y bilang bahagi ng paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng El Niño upang mapataas ang produksyon at kita ng mga magsasaka. Sa ginanap na ceremonial palay harvesting sa Candaba, Pampanga, inihayag ni Pangulong Marcos na ito ay bahagi ng kanilang napag-usapan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. matapos ang naging pagbisita ng Pangulo sa Vietnam. Kaugnay nito, nangako rin ang Pangulo na hindi pababayaan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng paglalaan ng 31 billion sa National Rice Program para sa taong 2024 at layon din ng proyekto na mapaigting ang programa tulad ng production support, extension services, research and development at irrigation network services. Alas 10:24, sa ikalimang sunod na linggo ngayong taon, abay muli hong lumarga ang pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong araw ng Martes. Ganap pong alas 6 ng umaga kanina, muli hong nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng 1.50 na dagdag sa kada litro ng diesel, habang 75 centimos naman po ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Wala, muli mang sunod na linggo, basta pagpasok ng Enero, linggo-linggo na. Nagkaroon din po ng dagdag na presyo na 80 centimos kada litro naman ng kerosene. Ang sunod-sunod na linggong oil price hike ay bunsod pa rin umano sa pagtaas ng halaga nito sa pandaigdigang pamilihan. Ayan, at wala namang namomonitor sa pagtaas ng magma mula sa Bulkang Mayon ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology or ating PHIVOLC. Kasunod ito sa naitalang Creatic eruption nitong linggo na tumagal ng 169 seconds. Ayon kay PHIVOLC Director Teresito Bacolcol, wala na rin umanong naitalang volcanic earthquake simula February 1 nitong taon at nananatili pa rin sa alert level 2 ang Bulkang Mayon na nangangahulugan ng moderate level of unrest. Muli pong nagpapaalala ang PHIVOLC na bawal pa rin pumasok sa 6-kilometer radius o permanent danger zone ng ating Bulkan Mayon. So pupunta kami doon eh, so hanggang 6 kilometers. Nagbugas siya nung pumutok siya ng tumagal nga ng 169 seconds. Bigla kong naalala ang ating Bulkan Taal. Ayoko makibalita at gusto kong manahimik mo. Mahinig na muna siya doon. Level 1 tayo, di ba? Level 1. Level 1 tayo. At sa iba pang mga balita, posibleng magkaroon ng taas presyo sa kuryente ngayong buwan ng Pebrero. Ito ay ayon sa Meralco kung saan ito ang ikalawang pagtaas dahil sa fit all at mataas na presyo ng kuryente
sa wholesale electricity spot market na mahigit 50 centavos kada kilowatt hour, kasunod ng mas mataas na average capacity sa outage sa Luzon. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications, Joe Saldarriaga, bagamat hindi pa nila natatanggap ang lahat ng mga pagsingil mula sa mga supplier, ang inisyal na indikasyon ay maaring may taas singil sa kuryente ngayong buwan. Dagdag pa ni Saldarriaga, tataas ang generation charge dahil sa mas mataas na presyo ng petrolyo gaya ng imported liquefied natural gas na ginagamit ng gas-fired power plants. Nakakalungkot, biruin mo ang presyo ng gasolina, buhat ng Enero nga ay linggo-linggo nagmamahal. Etong pa kuryente, nakatakda rin daw pong magmahal. Ay, buwan ng pagmamahalan. Buwan ho talaga ng pagmamahalan. Ayun, sunod yun, natatas kaya yan. Nagmahalan. Ito, buti bumaba. Bumaba po ang gate price ng maliliit na itlog. Maliit lang na itlog. Mm. Yung bang itlog ni ano, hanggang 4 piso kada piraso, dulot ho ng pagbaba ng demand nito. Mm-hmm. Ito ho'y sa kabila ng sobra-sobrang supply ng itlog. Ayon ho sa Philippine Egg Board Association, ang kasalukuyang farm gate price ng medium egg ay 5 piso hanggang 6 na piso. Parang ang bili ko yung 12 na. Saan ba ito? Saan ba tindahan yan? Samantala, 4 piso raw hanggang 5 piso naman sa small size, ngunit depende sa lugar ng farm. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Metro Manila, ang retail prices ng medium-sized eggs ay pumapalo sa 680 hanggang 850 pesos. Nabatid naman sa wholesalers ng itlog na 20 pesos ang bawa sa presyo ng bawat tray, samantalang medium-sized eggs ay nabibenta ngayon ng 160 pesos per tray, habang 180 pesos naman ang large size at 210 per tray naman sa extra large. 250 ang bili ko. Papa Edwin, magkano bang isang trade doon sa iyo? Ayan. Hiniling naman ni Congressman Nicanor Briones, Pork Producers Federation of the Philippines Chairman at AGAP Party List Representative sa Department of Trade and Industry, na dapat suriin ang sobrang presyo ng mga produktong baboy. Ito ay sa kabila ng mababang farm gate price ng baboy na nasa 200 lamang kada kilo. Tama ba ito, June? Saan naman yung palengke? Dagdag pa ni Kong Briones, bagamat mas mahal ang liyempo, naglalaro lamang ang presyo nito sa 350 sa mga pamilihan sa Metro Manila. Iminungkahi ni Kong Briones na magtakda ng suggested retail price sa presyo ng kada kilo ng baboy sa mga palengke upang may gabay ang mga mamimili sa gitna ng tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Tama naman yun, di ba? Magkakaiba kasi ang presyo kahit magkakatabi yung mga... Kahit magkakatabi ang mga stall. Kaya ako ang hanap ko lagi ang aking suki. Hoy, alas 10:29 na. Alamin ho natin na magiging lagay ng panahon ngayong araw. Ihatid po ng ating mga kasamahan mula diyan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga, Batangas. Narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, February 6, 2024. Sulukuyan po ay easterly spalin o yung mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko ang patuloy pa rin nakakaapekto sa silangang bahagi ng ating bansa. Samantala, meron po tayong namamataan na cloud cluster o kumpul ng kaulapan sa may timog bahagi ng Mindanao na magdadala ng mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at paggidlat. At sa nalalabing bahagi po ng bansa ay wala po tayong nakikita o namamataang kaulapan o asahan natin ang fair weather condition na may isolated na pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. Para naman po sa probinsya ng Batangas, ay makakaranas po tayo ng mainit at maalinsangang panahon papunta sa bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 3% chance ng pag-ulan. Samantala sa silangan at timog parte ay may 48% chance ng pag-ulan at sa kanlurang parte ng Batangas ay may 60% chance ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Martes ay nasa pagitan ng 23 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 6:22 ng umaga at lulubog mamayang 5:58 ng hapon. Kaya lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam, at tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Magdanas, laging maging handa, ingat at magiting.
Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Antasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Medyo umiinit na, 23 hanggang 32. Doon ba sa pinanggalingan mo nitong weekend? Anong? Nung umalis kami doon ay 21 na. Oh, so medyo painit na. Painit na. Pero painit nung na dumating kami doon ay umabot siya ng 14. Ay, malamig. Oo, malamig. Pag-gabi. Yan po ang naging kabuuan ng ating mga pagbabalita sa umagang ito. Araw po ng Tuesday, ika-anim na po. Anim na, anong anim na po? Ika-anim sa buwan ng Pebrero. So para sa mga announcements, Binson? Yan, para po sa ating mga announcement, mula po sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, simula po kahapon hanggang Feb 9 ay ginagana po ang Basic Life Support and Standard First Aid for PDRRM Council and DRRM LGU Healthcare Provider dyan po sa Dalubhasaan Building. Mula naman po sa Provincial Assistance for Community Development, sa February 8 po ay magkakaroon ng official handover of multipurpose rescue vans dito po sa ating Capitol Grounds. Galing naman po sa Provincial Health Office, bukas o ngayong araw po ay ginaganap ang Dental Mission and Hearing and Visual Acuity Screening dyan sa Rosario. Ngayong araw po hanggang bukas, magaganap naman po ang Maternal, Infant and Young Child Nutrition Lactation Management Training dyan sa Taal. Bukas po, February 7, magaganap ang Motorcade for Oral Health Month Celebration with theme Chikiting Sagipin, Unang Ngipin and Hearing and Visual Acuity Screening sa Taal pa rin po. And bukas din po, Feb 7, magaganap ang Mass Blood Donation dyan sa Ibaan. February 8, Medical and Dental Mission dyan po sa San Pascual. At para naman po sa ating mga maintainers, sa ating pong BSU Main Campus Evaluation, ay magkakaroon nga po ng evaluation ng maintainers dyan sa ating HEB building. Sa Higher Education Building, 4th floor, simula po ngayong araw hanggang Feb 8, sa ganap na 8:30 a.m. hanggang 2:30 p.m. lamang. So maraming salamat, Binson. Marami pa tayong mga activity kailangan i-cover, Miss Jen. Pagkatapos ng ating programa, ng ating extra, tapos na yung ating oras para sa ating comment. So, yung mga gustong madagdagan yung entries, bukas uli. Makina-manood po uli kayo. Ano? So, officially close na o mamaya pagkatapos natin? Pagkatapos ng ating programa. Ano? Pag sa ating pagpaalaman. Yes, so, bukas uli kung gusto nyo uling sumali. Ano po? So, alas 10:34, kami overtime na. At para sa kasabihan ni Hans ngayong araw, may mga pangyayari daw po sa buhay natin na hindi natin mapipigilan. Kailangan lang natin na isang litrong pasensya. Oh, mahal lang isang litro niyan, ha? Kasi tuloy lang ang buhay. Kung magpapa-apekto ka, talo ka. Kung mapipikon ka, kawawa ka. Ayan, kaya nga dapat ay lumaban ka at maging handa sa mga hamon sa iyo ng tadhana. Kasi kung hindi ka marunong makipaglaro sa tadhana, ikaw ang paglalaroan ni tadhana. Ayan. Parang may mga hugot itong si Hansa. So sa ngalan po ni Governor Mandanas, Governor Dodo Mandanas, at ng ating pong buong pamahalaang palalawigan ng Batangas. Nang pamunuang maka-Diyos, makakalikasan, makatao, taas noo, Batanggenyo. Ang ating mga... Yan. Siyempre po, nagpapasalamat po tayo sa ating technical team ngayong araw na binubuo ni Chachi, ni Harold, ni Christian Andal, ni Kevin Medrano, ni Avon Luca Gimbal, ni Ornel Tabares Jr., ni Tito Roger Aguirre, ni Kirk Bayanay, ni Jeff, yan, at siyempre ni Balong, yan, good morning sa inyo. Salamat po sa inyong lahat. And... Para may gusto ko pang ihirit. Hello po sa inay. Yun lang naman po. So thank you. So tulong po ng ating Panginoon. So Ornel, thank you kay Ornel sa pag-assist sa atin. Oh Ornel, thank you. Hindi mo kami pinabayaan. Sa tulong po ng ating Panginoon at sa sama-samang pagkilos, tayo po ibabangon sa anumang hamon at magkakapit kamay nating ipakikita ang ating likas na katangian na ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magigiting. Muli, ito po si June Magdaye. At syempre, patuloy ang naangat at giginhawa ang ating pamumuhay. Dapat po tayo ay nagkakaisa at nagtutulungan. Ito naman po ang inyong lingkod, Jenny Asilo Aguilera. At ito po ang inyong patrol ng Kapitolyo ngayong araw, Vincent Roy de Chavez. Maraming pong salamat sa muling pagtutok at patuloy na pagsama sa ating pagbasada dito sa inyong Biyaheng Kapitolyo! Love, love, love! Kapitolyo! Kapitolyo!
Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo! Kapitolyo!